What's up guys? Welcome back sa channel. Agenda for today, tingin-tingin ng motor. Punta tayo ng junction dyan sa may Kainta. Wheeltech, Kainta, tsaka yung Motorcycle City. Tayo'y hihimas ng mga scooters. Nakita nyo naman dito sa bagong ilog, papunta ng C5. No traffic. Oh, diba? Kailan mo makikita yung ganitong senaryo? So, samantalahin na natin. Woo! Sarap! Sarap talaga ng Ninja. So, pinag-iisipan ko, yun nga, click 125. Bergman, pwede rin. Yung EX, lahat yan mga nasa 80 to 93K ang price range. Sobrang underrated din na scooter niyang Suzuki Skydrive na crossover, diba? So yan ang ating mga pinagpipilian sa 125cc category. Click 125. Gusto ko yung white Bergman EX. Gusto ko yung brown nila, yung bronze Skydrive crossover. I think gusto ko yung dilaw. Malapit ang puso ko kay Click. To me, it's still the best 125cc pagdating sa bang for the buck na labanan. 81,000, 80,900 to be exact. It's tough to beat, you know, Honda Click 125. Bergman EX, okay din. Kaso, medyo malayo na yung presyo niya, no? 92.4 ang kanyang SRP. Woo! Sarap talagang paiyakin na itong Ninja. So yeah, 92.4 versus 80,900. What are you getting? Parehong may gulay board, pero lamang si Bergman EX pagdating sa leg extension. Kasi maxi scooter feels, no, yung binibigay ni Bergman EX. Merong stop start, no, si Bergman. In a way, mas comfortable si Bergman. Hindi ko maisasabing advantage ni Click 125 yung air cooled, ay yung liquid cooled, no. To me, it's nothing talaga. I mean, it's a good thing to have, pero hindi siya deal breaker. Alam mo yun. Actually, kung mga 125cc, I prefer air cooled lang. Less maintenance. Tsaka, you don't really need it. You know, for 125cc, you don't really need it. That's just me. So, it's a good thing to have. Not necessarily a compelling selling point. Looks, I would go for Click 125. Nothing beats that scooter pagdating sa looks department. Maganda talaga. Si Bergman, okay din. Kaso, meron lang siyang mga anggulong hindi ko gusto. Nati-turn off lang din ako sa ISC issues na itong Bergman. I think sa EX naman parang wala na eh. Medyo nag-exist yung problem na yun sa doon sa unang labas na na Bergman. So pagdating yata dito sa EX, medyo wala na yung mga ganong chenes. So that's great. Skydrive Sport, it's a good scooter pambakbakan. Base sa mga nabasa ko, wala raw hinang yung frame nun, so talagang matibay. Although it's gonna be a factor for you kung talagang lubak-lubak lagi yung dadaanan mo. Shout out sa mga taga Bulacan. Yan, silip lang tayo dito. Akala ko sarado. Oop. So ito, nandito na tayo sa Wheeltech sa may Kainta. Dami natin kaagad na nakita ang Bergman. Pero street lang yung stock nila dito. EX yung gusto ko sana eh.
parehong pula. And then, ito, marami rin silang iba't ibang mga scooters, Aerox, may ADV rin. Ito, meron tayong Honda Click 160, pero hindi ko na inupuan. Kasi hindi ko naman masyadong trip tong scooter na to. Pero okay din siya. Ito, may dalawang Aerox, katabi ng ADV 160. Okay naman siya. Ito yung standard eh, na Aerox. Pero ito talaga yung pinakagusto ko, yung Bergman. Inupuan ko, napakasarap talagang upuan eh ito. Hindi na tayo sumilip sa Suzuki Big Bikes. Ilang beses naman natin. Tsaka wala na tayong interest sa Big Bike ngayon. Okay na tayo sa Ninja. Inupuan ko lang yung Bergman. Sarap talaga niyang upuan. Very nice eh. Sobrang komportable. Grabe. Yung upuan, ang lapad. Yung arms mo talagang stretched eh. Kasi medyo malayo yung handlebars niya. Umupo ka talaga dun sa medyo gitna. Very comfortable yung motor na yun. Parang nabubudol ako ng Bergman ah. Tingin tayo dito sa Motorcycle City. Kaso mahal yung nila, yung EX94. So dito tayo tumingin. May mga nakausap ako kasi 92.4 eh. Tingnan natin dito. Ito yung unang bumungad sa atin, Bergman Street. Pero EX yung hanap talaga natin. Maganda sana tong puti kung nagkaroon sa EX eh. Kaya lang black tsaka bronze lang yung available. So yeah, maganda talaga tong Bergman sa personal. And then ito, tingin-tingin din sa Aerox. Sinakyan ko rin to kaso hindi ko trip talaga yung stance niya. Hindi siya ganun ka-komportable para sa akin. Eh, pag sa scooter, mas gusto ko yung komportable na. No? Kasi meron naman tayong Ninja. And then ito, gusto ko rin to yung exciting S400. Pero mas trip ko na yung VS. Kasi yun, mas modelo na. Walang on-hand na stock dito sa Motorcycle City. Pero hindi rin sila yung SRP. May mas mura pa rin. 92.4 all-in. Pero mga bandang Santa Rosa yung nakita ko. Okay lang naman, napuntahan ko yun. Dito kasi 92.4 yung EX na Bergman. Pero may 1.5 pa. Sayang din yun. Tsaka maganda rin pag malayo mo kinuha. Medyo, di ba? Makakapag-ride ko na rin. Meron din sa Dasma eh. So pwede ko rin puntahan yun. 92.4 all-in, may libre pang helmet. Di naman na ganun kalayuan yan. So baka doon na lang din ako kumuha. Somehow, nung naupong ko yung Bergman, iba talaga eh. Ang sarap talaga ng pakiramdam. So as of now, Bergman, walang jo. Tapos pag nakapanood ng mga click na videos na nakaset up, click. Ang hirap mamili talaga. Honda Click din na nakita ko. 80,900 yung pinakmababa. Pero bandang paranyaki na. Paranyaki na yung lugar. Dito sa may bandang Pasig na Desmark, 83,000 naman. Mga ganun din eh. No? SRP plus 2K. Ayoko nun. Kung tayo sa SRP lang, kahit sa Mindanao pa yan. Ganun din eh. No? Yun, no? ADV. Pero iba yung comfort talaga ng ng Bergman pag inupuan mo. Masarap yung upuan. Ang lapad eh. Ang lapad ng upuan niya. Parang mas malawak. Siguro, feeling ko lang mas malawak pa siya, mas maluwag pa siya sa NMAX. And yung reason is walang tunnel kasi ang Bergman eh. Gulay board eh. Para siyang KRV. Kapwa Ninja. Kimco. Honda. KCRB ko. Basta kaya yung mga dito. Uy, yun, may EX. Burn.
Bergman EX, guys. Ano natin to? Ito naman, plus 2.5. Hindi siya ganun ka-ano eh, ka-komportable. Mas maganda pa rin yung Bergman. Ang ganda talaga ng Bergman eh. Parang sold na ako sa Bergman. Alright, so nasilip natin. May dalawang ADV dun. Magiging total is 169.5. So 167 plus 2.5. Suzuki. Tignan natin sa Suzuki. Ito, tignan tayo dito. Ito, may Suzuki. Baka mas legit dito. Sana. Wala. No, low. Ulat dito. 95,000 sa Suzuki sa palengke ng Pasig. Negative. Ang layo. Plus 2.5. Yung isa plus 3K. Okay, ganun talaga. Nasakyan ko rin ADV dun. Hindi siya ganun ka-ano. Ka-komportable. Parang mas masarap yung Bergman. Hindi siya kinukumbinsi ko yung sarili ko. Base lang sa unang upo. Parang mas gusto ko yung upuan ni ano. Matigas yung upuan ni ano eh, ADV. Tsaka ano, hindi maganda yung ano niya, yung sa paa, yung pang-stretcha ng legs. Ang liit. Liit ng space. Tapos masyado pang patayo. Hindi yung paunat. Patayo eh. Parang masabi na lang na may pang-stretch. So masarap pa rin sa NMAX. Comfort-wise, Bergman EX. Ito, may Honda rito. Diyan ko binili yung Honda B1 and B2 ko eh. Motor trade. B-Colors. Uy, lahat. Ay. So maraming Honda Click na stock sa bagong ilog. Pero 83K as expected. Sayang din eh. 80,900 lang yun eh. Maganda talaga yung white. Bakit pa kasi naglabas ng white eh?